Mabuhay kapamilya! Narito ang mga balita mula po sa iba't ibang bahagi ng mundo. Inaasahan na mabibigyan na ng solusyon ng problema ng mga Pinoy na guro sa internet connection sa malalayong lugar sa Alaska. Nagpapatrol, Bev Llorente. Siya si Teacher Hazel Tagaan Zambas. Hindi alintana ang lamig habang binabaybay niya ang daan patungo sa eskwelahan na kanyang pinagtatrabahuhan. Makakonek lang sa internet. Si Hazel ay isa sa mga J1 teachers galing ng Pilipinas at nagtuturo sa Alaska. Ang St. Michael's Village kung saan siya nakabase ay naaabot lang sa pamamagitan ng lantsa at maliit na eroplano. Our school provides us the van to go back and forth school. So if we stay longer, we can no longer ride in a van. So we have to walk at least 2 miles every day and suffer that great winds. Dagdag pa ni Teacher Hazel, mahirap ang internet connection sa kanilang village. Issue din ng broadband connectivity sa Alakanok Village, kung saan naman nagtuturo si Dr. Celebi Labadan ng General at Special Ed. Aniya, kailangang ma-improve ang internet connection dahil apektado ang mga visual aids na kanyang ginagamit sa lesson plan. Strengthens connectivity means strengthens the education, means that the goal and the target that we have for the competencies of our children will be achieved easily. Mahalaga din para kay Teacher Sally ang stable broadband connectivity para na rin sa pakikipag-usap niya sa kanyang mga kapamilya sa Pilipinas. Ang problema sa internet sa mga malalayong lugar ay masusolusyonan na dahil nakatakdang makatanggap ang Alaska na mahigit $1 billion para sa development ng high-speed broadband networks. Parte ito ng inaprubahan ni U.S. President Joe Biden na $1.2 trillion infrastructure law at ng Build Back Better Act. Sa panayam ng ABS-CBN News, inamin ni Alaska Deputy Chief of Staff Tyson Gallagher na malaki ang problema ng Alaska pagdating sa internet connection dahil low-quality bandwidth ang mga nararanasan ng mga residente, lalo na sa mga rural village nito. We're very excited about the opportunities to build out our broadband networks and bring better connectivity to everybody's homes. The internet becomes a quality of life issue where, you know, if you don't have good internet, people don't really want to live there. Sa ngayon, tinatayang aabot sa $600 to $700 buwan-buwan ang binabayaran ng mga taga-Alaska na naninirahan sa mga rural villages para sa kanilang internet. One of the exciting things about this infrastructure funding for broadband that's coming to Alaska is a really key piece of this is affordability and equity. And so any applicant that wants to apply for this funding to build broadband infrastructure, they have to offer low price options to qualifying consumers. People that can't afford $700 a month shouldn't have to pay it. Bukod sa budget para sa broadband, makakakuha din ng Alaska ng budget para sa operation ng ferry system at funding para sa construction ng mga tulay at daan. Para sa TFC News, Bev Llorente, ABS-CBN News. Bumida ang limang Pinoy koral sa World Expo 2020 sa Dubai, United Arab Emirates. Paraan na rin ito ng ating mga kababayan para magpamalas ng husay at magbahagi ng kasiyahan ngayong Pasko. Nagpapatrol Raquel Salinel. Ramdam na ang Pasko sa Christmas carols ng limang Filipino koral mula Dubai at Abu Dhabi sa World Expo 2020. Samusaring himig pamasko ang narinig na nagpamalas ng husay ng Pinoy Choral Group. It's a wonderful feeling to be hearing and watching the Philippine choirs perform on stage. It's perfect evening really to start the Christmas season here in the UAE. Absolutely beautiful, unique voices. I knew there was so much talent across the Filipino community. Napahanga rin maging ang music producer mula sa ibang bansa. They sang it really nice, from the heart. You know, I know that Filipinos always sing from the heart. They have lots of talent. Bukod sa Filipino choir, napahanga rin si Kamal sa husay ng Pinoyang singer na si Peter Rosalita, ang finalist ng America's Got Talent 2021 na nakatira sa UAE. That boy was something really special.
I mean, he is amazing. I'm sure he has a very bright future as a singer. Makulay, masaya, nakakaantig sa damdamin ang mga kantang Pamasko. Pinakita rin sa okasyon ang magandang ugnayan ng Pilipinas at UAE. We in the UAE admire the work, culture, and the ever-friendly and smiling nature of our brothers and sisters from the Philippines. You have become an integral part of our social fabric. I wish each one of you Merry Christmas and happy, healthy, prosperous New Year to you. Para sa TFC News, Raquel Salinel, ABS-CBN News, Dubai, UAE. Isang balawakang Pinoy Christmas party ang idinaos sa Filipino Cultural District ng San Francisco sa Amerika. Malayo man sa Pinas, ramdam pa rin ng mga dumalo ang Paskong Pinoy. Di lamang sa pagkain, kundi maging sa mga nakaugaliang tradisyon. Nagpapatrol, Henny Espinosa. Ito ang Soma 6, isang block party sa San Francisco kung saan naramdam ang Paskong Pinoy. Rinig ang musika mula sa karaoke machine sa loob ng tricycle na ito. Sabik ang mga Pinoy sa South of Market kung saan matatagpuan ang Filipino Cultural District o Soma Pilipinas na madama ang Paskong kinagisna nila sa Pilipinas. It's a very historic area and there's always been Filipino families that have lived in these alleys in South of Market for over 100 years, so it's really important for us to celebrate. Ang block party ay sagana din sa lasang Pinoy. We have free hot chocolate, cider, we got suman from Tita Rosie's. Ang Soma West Community Benefit District at ang San Francisco Office of Economic and Workforce Development ang mga organizer ng event na ito. We're trying to bring more events to the neighborhood that bring people together, get them out of their homes outside safely and able to meet one another and just build community. At syempre, mawawala ba naman ang caroling sa Paskong Pinoy? Isa lamang ito sa mga holiday events sa San Francisco. Sa December 11 ay idadaos ang taunang Parol Lantern Festival kung saan makikita ang iba't ibang mga parol na gawa ng mga PhilAm organization. Para sa TFC News, Henny Espinosa, ABS-CBN News, San Francisco. At yan ang ating mga balita mula po sa iba't ibang bansa, hatid ng TFC News. Para naman po sa ibang balita mula sa ibang panig ng mundo, mag-log on lamang sa news.abs-cbn.com/tfcnews. Maraming salamat, kapamilya!